Ikadalawampu ng Oktubre, 29 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dapat laging manalangin at huwag masiraan ang loob. Ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa isang talinhaga. Sinabi niya, sa isang lungsod, may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang pakialam sa mga tao. May isa ring biyuda sa lungsod na iyon na madalas pumunta sa kanya at sinasabi, igawad mo sa akin ang katarungan laban sa aking kalaban. Matagal siyang umayaw, pero naisip niya pagkatapos, wala man akong takot sa Diyos at walang pakialam sa tao. Igagawad ko pa rin ang katarungan sa biyudang ito na bumubwisit sa akin at baka masiraan pa ako ng ulo sa pagpunta-punta niya. Kaya idinagdag ng Panginoon, pakinggan niyo ang sinabi ng hindi matuwid na hukom. Hindi ba't igagawad ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na araw-gabing tumatawag sa kanya? Pababayaan ba niya sila? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao, makakakita kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, tiyak na tutugon ang Diyos. Pinapangarap ng mga karaniwang tao ang matiwasay, maayos at masayang buhay. Yun lang, okay na. Ika nga ng marami nating kababayang hindi naghahangad magkamal ang kayamanan. Kaugnay nito, maraming pamamaraan ng pamumuhay kung saan inaakalang naroon ang kaganapan nito. Para sa mga mananampalataya, ang buhay panalangin ang siyang natatanging daan tungo sa kaganapan ng buhay. Ito ang uri ng buhay na kaugnay ng pakikipag-usap sa Diyos o kamalayan sa kanyang presensya at pagkilos. Nariyan naman kasi ang Diyos. Kailangan lang buksan natin ang ating puso, isipan at kamalayan. Sa ganitong sistema ng buhay pananampalataya, hindi lang paraan ang panalangin para makipaghilahan o makipagdebate sa Diyos para kumbinsin siyang sumunod sa ating kalooban na para bang tayo ang Panginoon. Ginamit lang ni Jesus ang talinhaga sa Ebanghelyo sa linggong ito para ipakita na kung epektibo ang paulit-ulit at matiyagang pakikiusap sa masamang hukom, lalo na itong epektibo kung ang Diyos ang lalapitan kasabay ang masigasig na pagsusumamo. Hindi bang kagalingan nga ng lahat ang kalooban ng Diyos? Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at awa, ang pagpapala, katarungan, kapayapaan at kaginawan ang nais niyang makamit ng lahat ng tao. Kung tutusin, sa simula pa lamang ng paglikha, layo na ng Diyos ang maibahagi sa sangnilikha ang kanyang buhay at kaluwalhatian. Pinagtagumpayan na niya ang kadiliman at kasalanan ng lahat, hindi lamang para sa kaligtasan, kundi para tipunin ang sangkatauhan at maging kabahagi sa buhay ng Diyos. Ang susi para maganap ito ay ang pakikibahagi ng tao sa plano ng Diyos dito at ngayon sa mundo. Dadali naman ito sa pamamagitan ng malalim, paulit-ulit at tuloy-tuloy na pagbabad ng sarili sa presensya ng Diyos para makinig at makaisa siya ng lubusan. Tutulak din ito sa makadiyos at makataong pagkilos. Panahon na para mabago ang paraan ng ating pagsamba at panalangin. Ano na ang tatapusin mo at puputulin mo? Ano ang sisimulan at palalaguin mo?